Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang pobreng kapampangan. Hello naman po tayo yung iba bahagi. Siyempre, sa buhay pa rin natin, buhay pag-ibig. Marami sa atin yung mga nagpapakatanga pagdating sa pag-ibig. Di ba? Naniwala kayo doon. Agree kayo dyan. O comment dyan. Kahit na nakapag-aral tayo ay nabobobo tayo pagdating sa pag-ibig na yan. Di ba? Ako rin ang inyong lingkod. Di ba? Isa na rin ako sa nabiktima na pag-ibig na yan. Kapag nagmahal ka, di ba? Kailangan maranasan mo ito. Yung magpakatanga. Magpakatanga daw. Oo, totoo yun. Kailangan mong lahat yung ibigay sa kanya, yung attention mo, yung pagmamahal mo, oras mo, buhay mo. Di ba? Para lang masayahan yung minamahal mo. Nangyari sa akin ito, kaya ibabahagi po sa inyo, sa mga nasawi dyan. Ayan, napakagandang ishare ko po sa inyo to para wag po tayo mag-isip na hindi lang lalaki, babae, jowa, girlfriend, boyfriend yung maging malungkot tayo. Di ba? Meron pa rin tayong pamilya at mga kaibigan na nagmamahal sa atin. Hindi lang sila. So, ito, pakinggan niyo po ito, panoorin para po sa inyo ito. Kapag mahal mo ang isang tao, guys, mahalin mo ng buong buo. Tanggapin mo. Di ba? Iparandam mo sa kanya kung gaano mo siya talaga kamahal. Kasi, di ba, kapag kinasal kayo, sinasabi ng pare, in sickness, in health, di ba, till death do us part. Totoo kaya yun? Nangyayari pa kaya yun? Napaka ano naman yun, sa kamatayan magsasama kayo. Sa ngayon din na nangyayari yun, mamatay ka mag-isa mo, kumain ka lang mag-isa mo, di ba? Sarili lang na lang guys nangyayari ngayon. Kaya ang pagmamahal guys, hindi mo mararamdaman yan hanggat hindi ka nasasaktan, hindi ka nabibigo. Ang pagmamahal sa isang tao, nandito talaga sa puso yan. Masasaktan ka. Ngayon, magsasakripisyo ka. Kapag mahal na mahal mo ang tao, di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo. Kaya itong sinasabi ko na sa inyo na ito, ay naranasan ko rin. Nasaktan, nabigo, umiyak, nagpakatanga, ibinigay na lahat. Kasama sa buhay yan, huwag tayong matakot na masaktan. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Kapag nagmahal ka, kasama yan. Nandoon yung sakit, iiyak ka talaga. It's normal. Ngayon, kung hindi mo dinamdam yan, guys, eh healthy, hindi healthy at normal yung relasyon ninyo. Kasama palagi yan kapag nagmahal tayo. Kasi sayang, di ba? Isipin mo, mapagmahal ka, maalaga ka, binibigay mo na lahat ng oras mo, di ba? Responsable ka. Pero, ano pang hinahanap niya? Di ba? Kundi yung kung ano yung kapalaran mo, destinasyon mo eh. Kasi may mga tao na talagang hindi sila para sa isa't isa. Yung magkakahiwala at magkakahiwala sila. Dahil hindi kanya mahal at ikaw lang nagmamahal, di ba? Tara, ang sakit-sakit niyan na.
That's not fair na ikaw lang nagmamahal. So, dapat both pair yan na nagmamahalan kayo para gumanda ang relasyon ninyo. Para maging masaya kayo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kailangan yung pagmamahal sa bawat isa sa inyo nandiyan. Ang hirap-hirap ng gano'n na ikaw lang ang magmamahal, na ikaw lang ang nasasaktan palagi, at ikaw lang ang laging umiiyak. Diba? Ako rin, nadanasan ko yan, kalalak, ang tao na, yun, naranasan ko. Napaka-responsable kong lalaki, mapagmahal, masipag, matiisim. Lahat ginawa ko. Yung napapanood natin sa TV, yung pagluluto mo siya, paglalaba mo siya, ginawa ko yan. Ha? Uniwala po kayo dyan. Totoo po yan. Kapag nagmahal ka, yung makita mo lang siya na masaya siya, yung maibigay mo lang yung gusto niya, yung makita mo lang siya na ina-appreciate niya yung ginagawa, ang saya-saya. Walang maibibigay sa iyo na kundi yung kapag nagmahal kayo, masayang-masaya ka. Di ba? Yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. Kailangan, kapag yun nga, nagmahal ka, talagang kasama yan sa buhay. Yung masasaktan ka, mabibigo ka, magdurusa ka, bago mo maramdaman yung puso mo na talagang nagmahal ka sa kanya. Ibibigay mo sa kanya yung lahat ng, kung ikaw ay lalaki, bibigay mo sa kanya yung kanyang lahat ng luho, lahat ng kanyang pangarap para maging masaya siya. Ganun ang pagmamahal, guys. Kaya, sa mga nagmamahal dyan, kasama sa buhay yan, sa parte ng ating buhay, may nabibigo, meron nagiging masaya. Kaya kung ikaw ay nabigo, lumaban lang tayo, tumayo tayo ulit, move on lang. Diba? Dahil ikaw, nagmahal ka, napakaswerte ng lalaki o babae na minahal mo. Diba? At ikaw naman, yung pagmamahal mo, hindi siya deserving sa iyo, kaya maghanap ka ng mas papahalagan ka. Kung hindi na kayo para sa isa't isa, yun nga, ulit-ulit na lang sinasabi ko sa inyo, guys, na ito, ang pagmamahal ay kailangan sakripisyo, tiis, para yun nga, na yung malaman mo na talagang nagmahal ka. Kasi kung di mo mararanasan yan, hindi ka magiging masaya kasama sa party, lalo na kapag kayo ay matagal na mag-asawa, away, bati, di ba? Kasama rin yan, guys. Yung, kasi ang relasyon, hindi maging masaya at hindi maging successful yan kapag hindi nyo dinanasan yan. At kapag hindi nyo ibinigay yung bawat isa sa inyo yung paggalang, yung importansya sa bawat isa. Kailangan dyan, guys, yung pagmamahal, meron tayong patient, yung pasensya, and sacrifice, o yung sakripisyo, di ba? For example, kapag nag-away kayo, yung partner mo, asawa mo, di ba, kadalasan, umisa sa atin, siya yung mali, o ikaw ang mali. Kaya yung away ninyo, sobrang galit, di ba? Pero ikaw, mapagpasensya ka, naintindihan mo, at mahal na mahal mo siya, ikaw na mismo yung nagpapasensya at humihingi ng sorry kahit na hindi mo kasalanan, para hindi na
lumalaki yung usapan, yung away ninyo. Kapag humingi ka ng pasensya, sorry, hindi naman ibig sabihin na wrong ka, mali ka, di ba? Minsan kasi, pahalagan mo yung isang tao na yun, yung inyong relasyon, para magtagal lang kayo. Di ba? At higit pa sa doon, yung tama. So, ano bang gusto nyo? Mamili kayo. Anong gusto mo? Maging tama o yung pagmamahal? Kung gusto mo yung pagmamahal, minsan, kailangan mong humingi ng paumanhin. Sorry, di ba? At kahit na alam mo na tama ka, tandaan mo, love is not only about happiness, not willingness to sacrifice. Di ba? Kailangan magsakripisyo tayo, magtiis. Nandoon ang paggalang sa bawat isa. Kaya ang relasyon tumatagal doon sa yun nga, yung pagtitiis, yung pasensya. Huwag natin idaan doon sa kapag nag-away kayo, sakitan, bugbugan, murahan. Walang mangyari sa relasyon yan. Ang kailangan, guys, yung pagtitimpi, patient, yung mahunanay na pagsasalita, yung pagtitiis. At kailangan pakumbaba para magkasundo. Ganun ang gawin ninyo para magtagal ang relasyon ninyo. Sa relasyon namin kasi, sa mag-asawa, ako, minsan hindi ko rin napapagpasensya ng asawa ko. Dahil nga, sa sobrang silosa, yan pa rin yung pag-aawayan ng mag-asawa. It's a part of a loving person, couple person, na yung jealous o yung pagsiselos. Kasi sa babae, normal lang yan. Kahit sa lalaki, ayan, dumarating yan, selos. Kasi ang selos is a part of love. Kasi kapag hindi ka nagselos, hindi mo mahal yung partner mo, di ba? So, ang selos naman din kailangan nasa ayos. Hindi yung seselos ka na wala sa ayos. Marami mga mag-asawa na nag-ihiwalay dun sa selos na yan. Kaya, kailangan kapag nagselos ka, tiyakin mo na totoo. At idaan din natin sa magandang paraan. Hindi yung seselos ka na nang seselos. Wala naman ebidensya at di naman totoo. Kaya yung iba, yung mga lalaki ay talagang inis na inis. Isa rin ako dyan sa mga kinainisan ko. Kaya ito, minsan namumura ko, nakakapagsalita ako ng di maganda. Kasi ako kapag inis na inis, hindi ko na mapigil ang sarili ko. At isa pa guys, yung pananalita natin, ayusin din natin. Kasi sa mga babae, maramdamin yan. Kaya kailangan kapag nagtampo yan, suyuin natin. Huwag natin patagiling ng 24 hours. Ang mga babae, madaling suyuin yan. Believe me. Kasi kung minsan ako ganyan din na nagmadalas ka mag-away, dahil nga doon sa selos, di ba? Kailangan ipaliwanag mo sa kanya para hindi na humaba yung away ninyo. At kapag nagselos ka, kailangan totoo para kung totoo man yun, at least totoo yung pinagsiselosan mo. Diba? Yung nagsiselos ka lang na wala naman totoo, yun yung kinainisan namin, yun yung pag-aaway. At sa mga kababaihan, yan yung bunganga natin, huwag tayo mapamura, huwag natin maliitin ang ating mga partner. Huwag natin silang maliitin kung ano yung mga nagagawa nila, kung ano man yung naibibigay nila sa'yo, yun lang kakayahan nila. Kaya ako, kapag mahal mo ang isang tao, tanggapin mo yan. Kung yan mahirap, minahal mo siya sa ganun na ano na kanyang kalagayan, dapat lahat tanggapin mo. Magsama kayo sa hirap at ikaw magsipag ka, magsipag kayo at magtulungan para umasenso. Di ba?
Ganun ang gawin ninyo. So, ayan guys, na ibahagi ko na naman tong inspirational na yun nga sa mag-asawa, kailangan yun nga na magtiis tayo, magpasensya, at kung ano man yung mga dapat gawin na bilang mag-asawa, yung pagmamahal, iparamdam natin kahit na nag-aaway tayo, pag-usapan natin kung ano man yung mga away ninyo, at para maresolbahan, hindi yung papalalain nyo pa, kasi magsasakripisyo dyan yung inyong mga anak, di ba? Marami mga ganyan na mag-asawa, nagkakaiwala, nagsasakripisyo ang kanilang mga anak. Kaya sa mag-asawa, kasama yan, yung tiis at pasensya at ang pagmamahal. Hayan guys, yan, maraming salamat sa panonood, at sana nasiyan po kayo sa ibinahagi ko ngayon. Sa mga susunod na video natin, at dadagdagan ko pa, at mag-suggest po kayo ng mga content na pag-usapan natin at itatalakayin natin at ibabahagi ko po sa inyo para maintindihan po natin at kung ano man na nangyayari na sitwasyon sa buhay natin mag-asawa. Ayan po. God bless po. Enjoy watching. Pobre ka pampangan ulit.